alalain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 21 na linggo ng kananimang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo. Mga kapatid, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na nagpapagal sila at hindi nagpapabigat sa mga taga-Tesalonika upang maipayag ang mabuting balita ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na huwag tularan ang mga iskriba at mga parisiyo sapagkat natulad sila ng mga libingan ng mga patay at sila ang pumapatay ng mga propita. Dapat sa buhay natin tayo ay mamuhay sa matuwid, itaguyod ang buhay at huwag magpahamak sa buhay ng ating kapwa. Sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan ay nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kinagawa mong kami magkaisa ng kaluuban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti
at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa siyol ay naroon ka kung doon ako manganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, pagdilimang parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sabahan ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propita at ginagayakan ang mga pungtod ng mga taong namuhay ng matuwid
at sinabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kamunalang aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propita. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapapatay sa mga propita. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 21 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ang tema po natin ay kung paano tayo naangkop at namuhay na matuwid. Sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Tesalonika, Kapitulo 2, Bisong 9 hanggang 13, sinabi ni San Pablo na upang ang ating buhay bilang Kristiyano ay maging matuwid at naangkop sa pagiging tunay na Kristiyano, hindi tayo gumagawa ng masama o dili kaya gagawa ng mga kaibang mga klaseng buhay na siyang nagpapabigat sa mga tao. Kaya sinabi ng ating unang pagbasa na si San Pablo at ang kanyang mga kasama ay nagpapagal, nagtrabaho upang hindi sila pabigat at hindi sila magpapahirap sa mga tao na tumatanggap sa kanilang mga pagtuturo na ebanghelyo. Kaya ito ang pagkilala sa Diyos na nagturo sa atin na mamuhay na matuwid. At ang mamuhay sa matuwid ay nagiging angkop ang ating buhay, ang ating mga kilos o mga gawa at ang ating mga salita sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pamuhay sa pananalig o pananampalataya ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. Pero may mga tao na sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, Verso 27 hanggang 32, sinabi ng ating Panginoong Hesus na sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga parang libingang pinaputi, mga hipokrito o mapagpaimbabaw. Sino itong mga eskriba? Sino itong mga parisiyo? Una, ang tungkol sa mga eskriba. Ang mga eskriba ay siya yung nagtuturo ng mga tao tungkol sa tatlong tradisyon ng mga Hudyo. Tradisyon ng kautusan na tinatawag ng Torah. Tradisyon ng mga propita o mga pagtuturo ng propita na tinatawag na Nabiim. At tradisyon ng kultura at pag-iisip ng mga Hudyo na tinatawag na kultura ng mga Kitubim. At itong mga iskriba, sila yung tinuturing na mga may pantas at doktorado tungkol sa tradisyon, tungkol sa mga pagtuturo na luma. Pero hanggang doon lang sila. Ito namang mga parisiyo, ang mga parisiyo ay isang kilusan. Kilusan ng mga Hudyo upang magkaroon sila ng maayos na pamuhay at tinuturing sila na matuwid ng mga tao. Pero nagtuturo sila pero hindi ang kanilang buhay, hindi rin ang kanilang mga aksyon at mga salita. Sapagkat
sila ay bahagi ng namamahala sa sambayanan noong kapanahon ng ating Panginoong Hesus Nazareno at sa iba pang mga panahon na kung saan sila ay mapagkunwari, sila ay mga hipokrito. Iba ang kanilang sinasabi, iba naman ang kanilang isinasabuhay at ginagawa. Ang mga karamihan sa kanila ay mga may-ari ng malakihan na negosyo. Ang iba sa kanila ay nakaupo sa luklukan ng pamalaan at gumagawa sila ng iba't ibang mga hindi kanais-nais na mga gawain. Madalit sabi, sila ay nangungurakot, sila ay nagsasamantala. Ngunit kung sila ay magsasalita tungkol sa tradisyon ng mga Hudyo, akala mo kung sino sila na nagmamagaling. Kaya sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong bisis po sinasabi sa versikulo 27 at sumusunod at sa versikulo 29 at sumusunod ng Kapitulo 23, Ebanghelyo ni San Mateo, na sa aba ninyo. Ibig sabihin, kawawa kayo o sinumpa kayo. Ang salita na nakasulat dito sa Koinoko na Grigo ay ang salitang huay. Huay, ibig sabihin, sinumpa kayo. Sinumpa sila, kakaiba sa makita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 at sumusunod, na makaroy, mapalad. Ang mga mapalad, yung mga mahirap, yung mga may malinis na puso, etc., etc. Ngayon, ang mga parisiyo at mga iskriba, sila yung mga isinumpa. Sapagkat una, sila ay maganda lang sa labas, pero hindi sa ilalim ng kanilang mga puso at isipan. Para silang mga libingan na maganda sa labas, ngunit sa loob ng kanilang pagkatao ay puno ng mga iba't ibang kabulukan. At sila ay gumagawa ng mga monumento sa mga propita na pinapatay ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ninuno. At sinasabi pa nila, kung sila ay namuhay noon sa panahon ng kanilang mga ninuno, hindi sana nila patayin itong mga propita. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, at ito yung matalinghaga na pagkasabi sa versikulo 32, Kapitulo 23, sinasabi niya, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Sapagkat dito sa panahong ito, ang mga parisiyo at mga iskriba, binabalak na nila na dakpin ang Panginoong Hesus at siya'y patayin. Na itong mapagkunyari, mapagpaimbabaw, mga hipokrito na mga tao na mabuti daw, ngunit ang kanilang mga asal, ang kanilang mga gawain ay nagpahamak sa buhay at sila'y mga kurakot at hindi namumuhay sa matuwid. Sa ating ebanghelyo ngayon at mga pagbasa, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na dapat iangkop natin ang ating buhay, ang ating mga gawa, ang ating mga salita, ang ating mga kalakaran, ang ating mga tunguhin, ang ating mga panindigan ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ng Pagkahari ng Diyos. Kung ang Diyos ang siyang maghahari sa ating mga puso, at kung ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso, dapat ang buhay natin ay magkaroon ng habag, awa, pagtanggap sa kapwa, pagmamahal sa kapwa-tao, malasakit at paggawa ng mabuti. Ito ang dapat nating isagawa upang makikita na sa ating buhay na ang Diyos ng kabutihan ay napapahayag sa ating buhay, hindi lang sa salita, bagkus sa diwa at sa gawa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Atin pong itutugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pagpapagaling ng kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin ni Batido upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kahit sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaan nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa inyo ng loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin
para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kayo kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Yusina aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay gandi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanasi. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahwe, ay tiyak kong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko awang iyong nalalaman. Di pa ako umiibig, yaong aking sasabihin, alam mo na ang hangat iyon.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating misa o banal na Ekaristiya ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Dapat ang buhay natin at ang ginagawa natin ay naangkop ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Upang tayo ay matulad na mapalad at tayo ay tunay na tawaging Kristiyano dahil nabubuhay ayon sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaibusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila. Ang iyong katugunan tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalalang pangako noon sa binyag na ikaw ang liibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.